I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ano po ang sinabi dito? Distribution of Presidential Assistance to Farmers, Fisher Porks and Families, June 20, 2024, dyan po sa Butuan City, kasama ang Agusan del Norte at ang Dinagat Island at mayroon pang isa, etc. Nakikita nyo guys, yung mga nakikita ko, yan po yan ang mga pasalubong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka. Hindi lang po yan, ha? Hindi lang makanerya, siyempre makakatanggap sila ng pera. Alam nyo naman po yon ang tulong ni Pangulong Marcos Jr. sa bawat lugar, nakakatanggap po ng million tulad ng Dinagat, 10 million. Oh my goodness! And the rest, million-million pa para sa kanilang nasasakupan, mga kababayan. At ito pa, yung mga nagsasabi na walang project ang Pangulo, walang ginawa ang Pangulo, hindi ba sapat itong video na ito? Oh. At hinahamon ko po yung mga Didilis, mga DBS, mga DDS, mga anti-Marcos, panoorin nyo, pakinggan nyo ang speech ni Pangulong Marcos Jr. Kasi siya na po ang mismo maglalatag sa inyo, sa mga project niya sa bawat region. Tulad po sa Surigao del Sur, nilatag niya din doon ang kanyang mga proyekto na kasalukuyang ngayon ay ginagawa, yung iba tapos na. Ang hamon ko sa inyo, huwag kayong kuda ng kuda mga kababayan. Mag-research po kayo. Kasi kung wala kayong research, talagang mangmang kayo at mananatili kayong BOBO. Kasi wala kayong alam eh. Oh, 'di ba? Mas maganda 'yung mag-research kayo. Sa loob ng 2 taon ni Pangulong Marcos Jr., kung babalasahin natin dito, aabutin tayo ng siyam-siyam sa sangkaterbang mga nagawa niya. Ay, kayo naman oo. Isa farm road to market nga 50% na ang nagawa sa bawat region. So, Mari Joseph kayo talaga, oo. Bitter lang kali talaga, no. Pero, huwag kayo mga beswa. Yan ay makikinabang. Kaya nga naghahatid ng tulong si Pangulong Marcos Jr. Siya na mismo naghahatid . Nakakahiya naman sa mga ibang mga DDS na nakatira diyan. Hindi kayo naloka. 'Di ba, guys? Oh. Yung tulay diyan sa Butuan na pinagawa ng Pangulo. O kakaya naman sa mga DDS kasi wala sang tulay. So, shout out sa inyo, sa mga Marcos loyalists and supporters. Natural, matutuwa ang mga yan. Pangulo nila yan Namin lahat. Tayong lahat, ika nga, kayo naman. Bira lang ang Pangulong mayroong ganitong busilakang puso, guys. Real talk tayo ha. Saan kayo makakita ang Pangulo ng Pilipinas mula 1986? Ginagawa ba nila yung ganitong klaseng pagtulong sa mga magsasaka, number one priority? Wale. Ginawa ba ni Korean? O ni Ramos? O, diba? Halos buwan-buwan, linggo-linggo, umiikot ang Pangulo para magbigay ng tulong sa mga magsasaka? Importante po kasi yun . Ang magsasaka dapat ang number one priority. Kailangan nila ang tulong ng pamahalaan dahil sila yung nagsusupply ng mga kakanin sa mamayang Pilipino. Kayo naman Pero wala Si Pangulong Marcos lang ang mayroon lang ganitong klaseng idea. Without Pangulong Marcos Jr., walang idea na ganito. Except lang sa kanyang ama kasi siya ang nag-umpisa niyan . Tinuloy niya, mas higit pa kamo. Diba guys? Bihira lang ang Pangulong ganito. Kaya samantalahin natin, natulungan, nasuportahan. Tama na yung mga patutsada nyo. Wala kayong makukuha dyan. Kundi sakit lang ng kalooban. Saan ang mas gusto nyo? Sa matinong Pangulo? O sa mga Pangulo na ngayon lang lumalabas ang mga anomalyang ginagawa? Di kayo naloka. Nakikita yung nakikita ko. Haha. Nako, mga beswa. Pakinggan nyo yung speech ng Pangulo sa mga nagko-comment na sinasabi walang nagawa ang Pangulo. Siya na po ang mismong mag-deliver. At kung hindi naman, tanungin nyo mismo sa alkalde ng Butuan. Mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. sa Agusan. Kayo talaga. So dahil dito mga kababayan, congratulations sa ating mga kababayan. Siyempre, sabi nung isang mama, babae na nakatanggap ng ng ayuda, hulog ng langit daw si Pangulong Marcos. Talaga naman totoo, 'di ba? Ganon din si Gobernador
Pimentel ng ano, Surigao, hulog talaga siya ng langit. Ikatanging pangulo lang ng Pilipinas sa kasaysayan ng Pilipinas. Only the President Ferdinand R. Marcos Jr. lang ang nag-iikot, mismong naghatid ng tulong. Oh, ganun dapat ang leader, hindi yung nakaupo-upo lang sa Malacañang nagpapalaki ng tiyan na may na ano, ang alam kundi nagmumura. Sasabihin, tapos yung iba pa ano? Oh, 'di ba magpasasagasaan na raw sa train? Adik kayo na loka, bibili ng train kagang-kagang pa. Mhm. Weh, 'di ba? Grabe. Tapos sabi nila, resign BBM. Ay, sus, Bri Yusip. E pag-resignin mo yung ganitong katalino, kagaling, maganda yung kanyang mga programa. Alam nyo, ito si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Nung siyang naging senador, sa loob ng 6 na taon, pagiging senador niya, nakakapagpasa siya ng batas, ng 15 batas, mga kababayan. At yan po ay napakagandang mga batas, ang kanyang batas na nagawa sa loob ng 6 na taon bilang senador ng Pilipinas. 15 batas ang kanyang naipasa. Biro niyo 'yun. Ay alam niyo ang batas hindi basta-basta po magano niyan, ang magpanukala niyan dahil dadaan talaga sa proseso pag dinig. Nasa pangulo na lang kung hindi niya pipirmahan. Pero dahil napakaganda ang batas na kanyang ginawa, mga kababayan, automatic pinirmahan kaagad ni Panot. Ayun talaga, for the Filipino people. Oh, research niyo yan, mga bes. Ayan, tingnan niyo, nakikita yung mga yan. Ay, sus, Maria Joseph. Mga binhi. Oh, I think treasure ito. Oh, yung nandoon pa, yung mga, alam niyo yung makina na kuliglig. Ayun pa yung traktor. Ay, ang dami yan, guys, no? Sobrang dami, no? So, but anyway, ang hamon ko lang sa mga DDS, pakinggan nyo na lang po yung mga speech ni Pangulong Marcos Jr. Bawat punta niya, bawat region, pakinggan yung speech niya. Siya po ang mismong naglalatag sa mga proyekto niya. Lahat yan, balance ang kanyang pagtingin. Walang labis, walang kulang. Kaya nga umiikot siya sa bawat region . Ito region 13 ito . Oh, 'di ba? Ano man ang masasabi ng mga alkalde, yung mga local governments, wala. Hindi nila makakalimutan 'yan. Itong pangulo na ito, panghabang buhay na maalala nila sa kanyang agarang responde lalo na pagdating sa sakuna. Isa din ang agusan, guys, na ano itong butuan na ito na talaga nasalanta, pero todo suporta ang pangulo, di kinaloka. So yun, mga kababayan, mahaba ito. Pakinggan nyo ang kanyang speech at ang pasasalamat ng ating mga lokal na pamahalaan sa kanya na talaga naman Siyempre, guys, kudos sa kanyang mga sekretary na talaga namang very 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 hard work, no? Sekretary ng DA, DILG, si Secretary Laglamio, grabe palang mga papel niyan, guys. Super, grabe. Talagang sila mismo, lalo na si DILG Secretary, siya talagang nakikipag-coordinate sa mga local governments. Di kayo naloka. Antindi, no? Siyempre, masipag ang Pangulo. Natural, masipag ang mga secretary niya. As in, ma-DPWH man yan, ma-DTR. Ay, nako. Well, except lang yung isa, guys. Yung nag-resign. Wala, pabaya. So yun, guys, bago nyo panoorin, siyempre mga kababayan, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. Tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan. See you again on my next upload video. Eto na, mga beswa. Thank you so much for coming to Butuan in person, Mr. President. The financial aid will give relief and hope to our farmers and fishermen.
who have been affected by the calamity. Your support to our agricultural sector during these challenging times is highly valued, particularly the assistance allocated to the farmers and fisher folks of Butuan. As we continue to transform towards a vibrant, competitive, smart eco city, we also eagerly await the positive impact your initiatives will have in our region. Wow. We are genuinely excited to learn about your administration's forthcoming plans for Caraga. Once again, Mr. President, welcome to the Timber City of the South, home of the Balanghays, the ascending city of Butuan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Mayor Lagnada. It is purely a privilege to stand before you in this another historic initiative of the President that seeks nothing but to uplift the communities in our nation one day at a time, to provide consistent support to our farmers, fisher folks, and product providers who toil tirelessly under the sun and rise even before dawn to provide bountiful foods on our plates every day is an investment that our future can enjoy. Daghan man gyud ang mga makadawat dinhi karon, no? Dili man gyud ta usa-usa nga makasaka dinhi ug makapasalamat gyud sa atong mahal na presidente. Kanila nga ahangyo nako kada usa nato dinhi sa Agusan nga ug Butuan City, labi na ang mga mayors. Pagsturya unya ni presidente ang atong pasalamat sa iya, ipakita nato pinaagi sa makabubong gyud nga pagpakpak nga dili gyud niya makalimtan ang ato gyung lugar. Big sabihin guys, mahal naming pangulo. Malakas na palakpak. Maraming salamat po sa malasakit at pagmamahal na consistently pinapakita niyo po sa amin. Wow. Alam niyo ho, ang masasabi ko lang po in behalf of the province, mabuhay ho kayo. Yeah. Narinig niyo 'yon? His Excellency Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. kasamahan din po natin sa 14th Congress ng 2007 po. Oh, sa ating mga secretaries ang dito, lahat ng mga public servants, mga beneficiaries, magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag sa atong tanan bilang representante ng unang distrito ng Agusan del Norte. Taos puso po akong nagpapasalamat na isa ang Butuan City sa mga napili ng ating mahal na Pangulo na makatanggap ng programang PAF o Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks, and Families. Wow! Congratulations. Lubos naming kinagagalak na nandito mismo ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamimigay ng ayuda sa ating magsasaka, mangingisda at mga pamilyang lubos nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Ito ang tunay na kahulugan ng bagong Pilipinas. Yay. Isang bansang maginhawa, tama, mabilis at masaya, kung saan abot kamay ng mga mamamayan ang lahat ng mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Isang bansa kung saan ang gobyerno ay nararamdaman ng lahat, malapit man o malayo, mahirap man o mayaman. Isang bansang may gobyernong nalalapitan hindi lamang sa oras ng kagipitan, kung hindi araw-araw. Wow. Ganda. Hindi na ito nananatiling pangarap. This is now reality. Yes. Of course, ang lahat na ito ay hindi posible kung wala ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Caraga Region
at ng lahat ng mga local officials ng lungsod ng Butuan, probinsya ng Agusan del Norte at iba pang probinsya sa Caraga Region. Kaya mahal na presidente, napakasarap po ng feeling ng mga taga Butuan, mga Karaganon na andito kayo ngayon dito sa Barangay Libertad. See guys. Maraming salamat din sa ating mahal na Diyos dahil sa mga nakaraan na araw, panay ang ulan dito at ngayon, napakaganda ng ating panahon. Salamat po, mahal na Diyos. Sa ating mga bisita, maligayang pagdating sa lungsod ng Butuan, sa inyong lahat, ito ang bagong Pilipinas. Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking tauspusong suporta at malasakit sa mga Butuanon at buong rehiyon ng Caraga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa Butuan bilang Timber City of the South dahil sa inyong maunlad na industriya na pagtutroso, tunay na lubos kong kayong binibihaan ang malawak at matabang lupa na pinalusog ng yaman na tubig at nakapaligid dito. Hindi din itong makiila na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pangisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad ninyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang Butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Caraga. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga Butuanon matapos kayong nasalanta ng bagyong Odette noong 2021. Noong nakaraang taon naman, pinasinayaan na namin ang kadiwa ng Pangulo upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapalapit sa ating mga mamimili ang kanilang pangangailangan. Naghahandog din kami nagaling sa ating pamahalaan ng karagdagang binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanap buhay sa araw-araw. Patuloy din po namin pinapatupad ang National Rice Program, ang National Corn Program at saka yung High Value Crops Development Program sa iba't ibang sulok ng bansa, kabilang na ang inyong rehiyon. Sa usapin naman ng infrastruktura, nasimulan na ang pagpapatayo ng Butuan City Agusan del Norte Logistical Highway na inaasahang magiging tulay ng ating Agricultural Economic Zone at posibleng Industrial Economic Zone. Halos 71% na ang natapos sa pagpapalawak ng bypass road na mag-uugnay sa Mayor Democrito Plaza Avenue at Daang Maharlika na makakapagpabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa inyong lugar. Bagamat nakapagpatupad na tayo ng iba't ibang programa sa Butuan, may mga problema pang hinaharap tayo na pilit natin binibigyan ng kasagutan katulad na lamang ng seguridad sa malinis na tubig. Sa taon na ito, matindi ang naging epekto ng El Nino dito sa inyong syudad, kaya isinailalim sa state of calamity ang buong Butuan. Ayon sa aming datos, naapektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino, samantalang nasa 700 milyong piso naman ang nalugi sa ating agrikultura sa buong rehiyon. Upang tuluyang maibsan ang pagsubok sa inyong mga inyong pinagdadaanan, narito po kami upang maghatid ng karagdagang tulong
kaisa ng inyong lokal na pamahalaan, ang office ng House of Speaker, ng House of Representatives, ang Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Mula sa aking tanggapan, maghahandog din kami ng tulong na nakakahalaga ng halos 47 milyong piso para sa inyong siyudad. Ito po ay dinagdag po natin dahil bukod pa sa mga programa ng ating iba't ibang departamento, bukod sa ating tupad, sa ating ayuda, sa lahat ng ginagawa ng DTI, ay nakita po namin, sa kakaikot ko, nakita ko po naman, sabi ko, mabuti at nakakatulong tayo, pero baka meron pa tayong magawa, baka meron pa tayong maitulong. Kaya po, ang ating binibigay, ang isa sa yung malalaking cheque po na makikita ninyo mamaya, na binigay natin sa bawat governor para sa bawat probinsya, ito po ay galing talaga sa Office of the President. Naghanap kami ng pondo at itong pondo ay aming ginamit para magbigay ng tulong sa bawat probinsya. Ito ay bahagi ng halos yung isang yung ating sabutuan ay bahagi ng halos 160 milyong piso na ating inilalaan para sa buong Region 13. Makakatanggap din ang bawat isang narito ngayon na tigli 5 kilo ng bigas. Ito naman ay galing sa Office of the Speaker of the House, ang ating Speaker Martin Romualdez. Sa pangunguna naman ng DSWD, mabibiyayaan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang nasa 4,700 makakatanggap mula sa Agusan del Norte at Butuan City sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program. Mula naman po sa DOLE, mabibigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong tulad nito, ang susi upang uling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya, kung hindi nagpapatunay din na busilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. And John Berindes. Walter Galindez. Rosalinda Manda. Ngayon naman po ating tawagin si Mayor Ronnie Vicente Lagnada upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 46,840,000 pesos para sa Butuan City. Rodel Delicano mula sa Municipality ng Buena Vista. J.
Ginhala ng Santiago. At Joylyn Rosalida mula sa munisipal sa probinsya ng Agusan del Norte na sina Rodel si Governor Maria Angelica Rose del Amante upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 28,260,000 pesos para sa probinsya ng Agusan del Norte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Agusan del Norte. Ansen Yong mula sa Municipality ng Taganaan. Elsie Riam Bonanza mula sa Municipality ng Taganaan. Mamerto Giritan mula sa Municipality ng Higapit. Marcine Budlayan mula sa Municipality ng Higapit. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Robert Lyndon Barwers upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10,570,000 pesos para sa probinsya ng Surigao del Norte. Wow. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government. Alberto Villagracia mula sa Municipality ng Dinagat. Rene Boy Aliego mula sa Municipality ng Dinagat. Teresita Carbon mula sa Municipality ng Dinagat. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Nilo De Mery Jr. upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 10 million pesos para sa probinsya ng Dinagat Islands. Congratulations po sa Provincial Government of Dinagat Islands. Nung nagdaan ng El Nino, isa kami sa apektado, pero sa awa ng Diyos, nakaraos din. Maraming salamat po, buting Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga tulong mo nga binigay sa mga magsasaka. Yung matatanggap namin ngayon, buong puso namin pinatanggap at saka iingatan namin kasi yan ang malaking tulong sa aming mga magsasaka. Bawat mga equipment na binigay sa amin ng DA galing sa itaas ng Presidenteng Bongbong Marcos, iniingatan namin kasi yan, ma'am, kasi buhay namin yan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo Bongbong Marcos. On behalf of sa mga farmers ko, sa aking sarili, masasabi kong hulog ng langit, salamat sa Panginoon, kay BBM, kasi siya mismo itong pumunta dito, bumaba siya, alang-alang sa amin itong mga magsasaka. Nga akala po namin, hindi po kami mabigyan ng pagkakataon or pansin. Pero ito po ngayon, makita namin siya, madama, at binigyan ng pagkakataon to express our feelings bilang mga magsasaka po. Malaking bagay para sa amin sa mga farmers po doon sa Kicharaw, na kung saan ay kinakailangan po talaga namin itong stripping machine at higit na lahat. Isa po itong pangunahing pangkabuhayan po doon sa amin, which is the abaca fiber. Papalaguin po namin ito higit sa lahat. Magbibigay po kami sa aming kooperatiba ng insentiba para at the same time, tatagal at tatagal pa po itong mga binibigay po ng gobyerno sa amin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pagkakataon na ito na nandito po kaming mga farmers sa pagdiriwang na ito.